Good morning, people of the Philippines. Tagal na kapag hindi nakapag-upload. Then, nakikita ko ang dami kasing ano eh. Ang daming nag-upload ng chili garlic. Lalo sa TikTok. Ang daming mali. Masabi kong mali kasi pinagdaanan ko lahat yun eh. Kumbaga, yung adjustment ng mga ginagawa nila, nagawa ko na. Ayun, share ko sa inyo kung paano yung proper way para tumagal, as in tumagal. Diba? Yung sabihin natin, 6 months to 1 year, pwede. Kahit nakatenga lang, kahit wala sa ref, kahit wala sa fridge, wala sa freezer, hindi mo kailangan yun. Ito talaga pang negosyo na gagawin nyo. Okay? Pinaka-importante na gagawin mo kapag gagawa ka ng chili garlic pang negosyo, kailangan separately, kailangan mo talaga ng processor pang dikdik. Kung gusto mo manumanuhin, pwede rin, walang problema. Huwag lang masyadong maliliit ha, kasi magiging paste. Tapos, the other important thing is, kailangan dry na yung chili mo, or else magkakaroon ng moisture. Means mold, amag. Ang kalaban talaga rito, inaamag siya, nasisira agad. Okay? Nasisira agad. So, meron na ako rito, gawa ko rin to, food processor ko, sinasarado ko na ganyan para makonserve yung anghang niya. Okay? Kadalasan, sa sili, ang anghang niya nanggagaling sa buto. Okay? Kung meron kayong crusher, mas maganda. Pero ito, okay na ako rito para tolerable naman, para hindi masyadong mainit. Okay? Ayun, separately natin gagawin yan. Then, ang pan kailangan mainit. Ang gamit ko is pinagpretuhan ng bagnet. Sir, baka matulog yan. Hindi. Ano to? Ito yung kung tawagin natin sa palengke ay mantikang linaw. So, unsaturated siya. Yan, make sure mainit. Yan, make sure na yung mantika uminit din. Bakit? Kasi nga nasisira nga yung mantika. Mantika ang unang nasisira. And eto, kapag hindi nyo naayos, naluto rito at may moisture pa rin, talagang masisira yan. 1 month lang, binibigay ko sa inyo. Yung iba naglalagay pa ng butter, Diyos ko po. Oo, may flavor, pero hindi tatagal. Pero huwag nyo sabihin na pang negosyo. Yung iba, mga chef pa. Makikita mo na talaga yung experience is better than school talaga eh. Kasi ito, napatunayan ko na talaga na hindi tumatagal yon. Alam mo yung ginagawa, mantika, bawang, and chili, pinagsama-sama nila sa blender. Then, after blender, saka nila lulutuin. Sabay-sabay. Walang ganun. Maganda lang sa umpisa yon, pero afterwards, antimano, sira yun. Believe me, galing na ako dyan. Lahat yan based on experience. Kaya tinuturo ko sa inyo para hindi na kayo magkamali. Ganun naman tayo lagi sa channel na to. Okay? Para hindi na magkamali, then sundin nyo lang to. Wala namang hocus pocus dyan. Walang magic or anything. Antimano, yan lang. Kailangan separate mong lutuin yan. Eto, considering na dry na to, ibig sabihin luto na yan. Luto na yan. Diba? Ito lang ang lulutuin natin. Tatanggalin natin yung moisture ng bawang. So, kailangan ba sir masunog? Hindi. Hindi naman. Kailangan lang natin mag-brown siya. Mawala yung moisture niya ng bawang. Para ma-less natin yung possible spoilage. Okay? Ayan. Kasi mamaya gagawa ko na siomay. Next ko na ituturo sa inyo kung paano gumawa ng siomay. Yung totoong ano rin ha, totoong pangnegosyo, hindi yung gawa-gawa lang na may upload lang na pangnegosyo. Okay? Salang na natin ito. Mainit-init naman yung. Dot Pogi, ikaw nga maglagay oh.
Ikaw naman, sparring, bilis. Okay. Shoutout muna. Shoutout, guys. Ha? Huwag naman masyadong painitin kasi mabibigla yung bawang. Dahan-dahanin lang natin. Sandok mo, wooden spoon. Tinapitan ko lang yung siling, ang hang agad ng mukha ko. Baka kaya pa. Kaya. Okay, okay. Wooden spoon gamitin mo. Ang pogi, oh! Hindi na tayo magka-cut-cut para dire-diretso natin makikita yan. Stay low, stay low. Ang apoy, huwag masyadong malakas. Gawa namin ito, wala pa kami customer. Boss Buboy. Antayin mo lang mag-brown yan. Tapos tuturuan ko rin si boss that ano, magbalat mamaya ng siomay. Ha? Oh! Marunong kalat eh. Kita ako sa iyo. Oo. Babalat ang siomay mamaya. Naipahid ko sa mukha ko yung sili. Hindi niya. Okay, balikan na lang natin. Matagal yan eh. Patience dito mga sir ma'am ha. Walang mabilisan. Kapag pinadaliin mo yan, masusunog yung labas. Raw pa rin yung loob. Antimano, may possible spoilage pa rin kasi meron pa rin siyang moisture sa loob. Yan talaga ang kalaban lagi ng mga ano produkto. Moisture. Moisture means mold. Mold means bacteria, and bacteria means spoilage. Okay, balikan na lang natin yan. Okay, mabalik tayo. Dumami lang ang customer. So, ito yung dry natin na dinurog natin sa processor. Hindi naman siya masyadong durog. Flakes, chili flakes. Ito naman yung niluluto nating bawang. Okay, ito yung proper timing para maglagay ng chili flakes. Kasi magbabrown pa lang siya, hindi pa siya totally luto. Then, pero ito, dehydrated na. Sir, bakit kailangan pang hindi pa luto? Okay lang, mas maganda siguro kung luto na yung bawang bago natin nalagay. Hindi, kasi kailangan nating extract yung anghang nito. So, kapag nilagay natin siya, naluto na yung bawang, then definitely wala nang chance para mag-extract for extraction. Okay? Sabi ko nga kanina, nasa buto yung anghang nung sili. So, sama na natin siya for extraction na siya. Hindi pa masyadong luto yung bawang, raw pa siya. Raw pa yan, pero pa-brown na siya. Same pa rin, apoy natin. Ano man ay naapoy lang. Lagay na natin yun. Customer ka, boss? Pogi yan. Ayan. Incorporate natin. Sa oras ito, alam na natin na tatagal at tatagal to. Kasi unang-una, ang ginamit kong mantika galing sa pinagprituhan ng bagnet. So, nainit na siya.
walang any bacteria na mabubuhay pag prinito mo yung bagnet. Huwag kunin mo yung ano, may kaldero ko maliit. Yun yung kalderong maliit. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magtatagal at magtatagal yung ganitong proseso. Ito, meron tayo rito. Gawa ko na to. Siguro this is 2 months ago. Hanggang ngayon. Boy, amoyin mo. Kung merong amoy amag o ano, sira. Good na good yan. Talagang sinadya ako to bago ko i-video. Naglagay talaga ako sa ano. Gumawa talaga ako ng konti doon sa ilalim. Iniiwan ko lang yan dyan. Hindi nyo alam na meron to, no? Kasi pag nalaman nila na meron to rito, kakainin na itong mga toto eh. Oh, kaya nilagay ko lang doon sa ilalim. Oh, wala nakakaalam yan. Walang ano yan. Simula nung ginawa, walang galawan. Pero wala nangyari. Malinis, maayos. Same thing dito. Parehas rito. Now, ang aantayin na lang natin dito is maluto yung bawang. Sir, paano makikita? Visually wise, kulay brown. Sensory wise, syempre nangangamoy na yung bawang. Diba? There, hindi pa yan ha. Huwag nyo muna titigilan yan. Ibig sabihin nyo may tubig pa yan. Tulad na sinasabi ko, moisture means spoilage. Kung ninegosyoin nyo ito, make sure, ganito eh, ganito ang technique dyan. Kasi, bare months na naman, tumataas na naman ng todo ang sili. So, definitely, kapag nagnegosyo ka ng ganito, then, pangit ang magiging kita mo. Ang ginagawa ko ganito, may mga month na talagang sobrang baba. Kasi itong mga sili ko na to, nakuha ko pa to, 35 pesos per kilo. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng worth 2,000 pesos, tapos binilag ko na lahat. Meron lang customer ulit. Ano na nga po ang sinasabi ko? Ayun, kapag magninegosyo kayo ng ganito, antimano, tandaan nyo yung month na nagmumura yung sili. In my case, alam ko nagmumura to from January, February, March, April. Yan, yung mga summer time. April, May, June, May. Nabili ko to, Jan, February, March. March ko to binili. So, ano to, almost isang sako. Binilid ko lahat. Ayan, di ako nauubusan ngayon. Ito yung mga powder. Ayan, mga powder yan. Di ako nauubusan. Kasi, challenging to, mga sir, tsaka ma'am, kapag nagdinegosyo kayo. Sobrang challenging to. Kasi, napaka, alam mo na, yung ano niya, yung pricing niya, talagang nag-i-spike. Kapag mga bare months lalo, mag-i-spike talaga yan. As in talaga. Minsan yung isang kilo niyan, umabot ng 2,000. Ganyan ang ano niya. Okay, ganun lang. Antayin na lang natin ito hanggang mag-brown. Malapit-lapit na siya. Yun lang yung kailangan nyo matandaan. Syempre, kung ilalagay nyo ito sa bote, make sure na sterilize yung bote. For the safety. For safety ng mga ano natin. Safety ng ating mga customers. Ano pa ba kailangan malaman? Comment nyo na lang. Almost wala na naman eh. Yun lang basic nun. Basta make sure na huwag nyong gagawin yung mga mali sa TikTok. Puro ano, ang problema kasi sa mga nag-upload na yun eh, basta meron lang ma-show. Pag ginawa nyo yun, nag-invest kayo. Let's say, for example, nakita nyo, uy, okay, ganito, ganyan. Nakagawa kayo. Tapos pag dumuan na kayo ng maramihan, masisiraan kayo. Usko, sayang ang pera. Kaya make sure, dun lang sa reliable. Hindi ko sinasabi reliable ako kasi based on experience talaga. Ganun talaga nangyayari. Masisira at masisira yan kung mali ang proseso na ginagawa. Okay? Yun lang for today. Finished product? Ito na yung finished product nyan.
Ganyan. Sir, lalagyan mo mga asin-asin. Pwede kayo maglagay. Walang problema. Pwede kayo maglagay. Kasi yung asin, pwedeng preservative natin eh. So, maglagay natin tayo kahit konti. Yan. Yung asin kasi natin is preservative. Pero yung mga pepper, mga ganyan, additional flavor, huwag na. Sa akin, hindi ako naglalagay. Ito, naglalagay lang ako asin. Hindi for, ano, hindi for yung saltiness. Ito, as preservative na rin, yung salt. Yung iba, naglalagay pa ng ano. Ano ba? Bacon, mga ganun. Huwag na. Naglagay pepper, huwag na rin. Hindi nyo kailangan lagay ng flavor yan. Pero kung gusto nyo, okay naman yun. Kaso another experiment na naman yun. Antayin nyo kung meron masira or anything. Ayan, good din. Hindi na ito magiging itsura nyo. Walang kasira-sira yan. Atin. Ayan, ganyan. Okay tayo? Yun na lang. Mga sarita ko naman.